Academy Grand Star Dreamer is Yeng Constantino. Nagsimula ang lahat ng tanghalin siyang Grand Star Dreamer ng Pinoy Dream Academy. Noong gabing yon, nagsimula ang pag-abot ng pangarap ng isang simpleng boses na minahal ng marami. Mula sa isang kantang bumihag sa puso ng sambayan ng nakikinig, nasundan pa ito ng napakaraming magagandang awitin at musikang sumasalamin sa bawat pinagdaraanan natin. At sinong mag-aakala na sa tulong ng kanyang mga kanta, mapapahawak kamay tayong lahat at magiging isa. Lahat ng kanyang mga chart-topping hits, music videos, gigs, mall shows, at concerts. Nasubaybayan ko yan. Pinoy Dream Academy pa lang, youngster by heart na ako. Naging active youngster ako year 2007. Iba kasi si Yeng eh. Total package kumbaga. Composer, singer, dancer din. So, nasa kanya na lahat. And yung timbre ng boses niya iba. Wala akong kilalang ibang singers na kagalaw niya and katono niya. Si Yeng lang. Lahat na yata ng klase ng pagsuporta na gawa ko. Mula sa pagpunta sa mga shows niya, gigs, mall shows, pagbili ng albums niya, panonood ng concert niya, and pag-vote sa kanya sa kahit anong klase ng poll online. And yung pagbili ng mga paraphernalias na merong mukha niya or kahit anong tukol sa kanya, like magazines, song hits, kahit pin or pamaypaypayan. Year 2006 yon, right after manalo siya sa Pinoy Dream Academy, nagkaroon siya ng grand homecoming sa hometown niya sa Montalban. All the way from Bulacan, dumayo ako papuntang Rizal para lang ma-meet ko siya. And yun, tagumpay naman, nakita ko siya and nayakap ko pa. Si Yeng pagka nasa harap namin, sobrang natural, sobrang totoo, walang keme-keme. What you see is what you get, ika nga. Pagkasama namin siya, hindi namin ramdam na artista siya. Pag magkakasama kami, para lang kami magbabarkada. Nagtatawanan, nagkukulitan, nagbubulihan. Sobrang nag-aasaran lang kami. Marami akong naiisip, pero pinaka-paborito ko is yung mga moments na niyayakap niya ako. Iba sa pakiramdam kapag yung idol mo niyayakap mo. Niyayakap ka, nakakilig. Tapos minsan yung mga yakap niya, may halong panggigigil. Minsan nga nangangagat pa yun eh, pero hindi ko siya naranasan. Yung nakakilala ko ng mga bagong kaibigan, naituring ko rin na parang mga kapatid ko na, yung youngsters. Ang laki na naging parte nila sa buhay ko, and sobrang laki rin ng memories ko na kasama ko sila. Para sa akin, isa yun sa the best na nangyari sa akin bilang isang youngster. Kasi bukod sa nakilala ko na yung iniidolo ko, nakakilala pa ako ng mga bagong kaibigan na i-cherish ko forever. Yung mga hindi ko talaga makakalimutan, kahit yata tumanda na ako, is yung pag-aadig namin ng mga youngsters noon. Grabe yung aabutin kami ng hanggang madaling araw dahil naantay namin si Yeng sa labas ng ABS-CBN or sa labas ng Araneta Coliseum pag may show siya. Tapos minsan kahit wala kaming tulog ng isa o dalawang araw, hindi namin ramdam kasi wala, masaya kami sa ginagawa namin. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga ganung moments. Sobrang sarap. Well, for me, I know din na sa iba rin na kagaya kong youngsters, ganun din yung nafe-feel nila na sobrang sarap maging isang ganap na youngster. Kasi kapag ka isa kang ganap na youngster, may chance ka talaga na makilala si Yeng in person. Kasi siya mismo yung mag-reach out sa'yo. I-offer niya talaga yung sarili niya kasi gusto niya yung mga fans niya nagiging kaibigan na rin niya. Gusto niya na makilala siya ng mga fans niya bilang isang tao, hindi bilang isang artista.
Sobrang dami. Yung mga bandings, yung gangsters, yung mga kwentuhan na umaabot hanggang umaga, mga walang humpay na tawanan, harutan, and yung mga gigs, mga mall shows, yung mga rakraka namin kapag may show si Yeng. Nandun lang kami sa gilid ng stage, sinasabayan namin siya kumanta, nagwawala kami, talagang rakrakan lang. Tapos yung mga outings, nakakamiss din, yung mga parties, celebrations with Yeng and Yengsters. Yun, sobrang namimiss ko yun. Mga kapatid, sana okay lang kayong lahat dyan. Alam ko na busy tayong lahat sa mga kanya-kanyang ganap sa buhay. Pero lagi ko kayo naiisip. I wish you all well and lagi kayo sa prayers ko. Rock and roll lang. Yeng, gusto ko malaman mo na kahit tahimik ako, mahal pa rin kita. I still support you, I am and I will always be proud of you. Sa lahat ng mga achievements mo sa buhay, sa mga pangarap na natutupad mo, sobrang happy ako kapag ka naabot mo yung lahat. Just like the old times. Ang pagkakaiba lang ngayon, I am so quiet about it pero hindi ibig sabihin hindi na yun totoo. Katunayan kaya ako ginawa tong video na to kasi gusto kong i-honor ka dahil sobrang naging malaki yung parte mo sa buhay ko and ang dami kong natutunan sa'yo sa totoo lang. Araw-araw ako nagpapasalamat kay God dahil ikaw yung inidolo ko. Salamat. Sana magkita tayo ulit. I love you, Yeng. Sama, nakasinamukan ang jinbakan, nagsaris ka na naman.